ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, na ang pagkikipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ating ngayong ihanda ang ating sarili para sa ating banal na misa. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina na sa paggawa ng kabutihan, at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo na muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang wag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aking pakamtan, ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala
ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig na sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng poong mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa akin mabubuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem, dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus." Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi." Sabi ni Jesus sa kanila, "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na sa mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Nasa 2nd linggo na tayo ng Kwaresma. Pagbibigay sa atin ng panahon ng ating Panginoong Hesukristo upang makapagnilay ng ating relasyon sa Kanya, sa ating Diyos. Sa ating unang pagbasa sa karanasan ni Jeremias, isang propeta, ang tungkulin ng propeta ay maging mensahero ng Diyos.
mula sa Diyos, papunta sa tao, mula sa tao, papunta sa Diyos. Ganon din ang pananalangin. Pero, saka katayuan ni Propeta Jeremias, pagkatapos niyang gawin ang kanyang tungkulin, siya ay pinagbalakan na patayin ng mga tao. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya ang dasal ni Jeremias kay Yahweh, nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghahanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Tungkulin ng propeta. Tanggapin siya o hindi, kailangan niyang magpatuloy sa kanyang tungkulin, sa kanyang misyon. Sa ating ebanghelyo naman, ang ating Panginoong Jesucristo, patungo sila sa Jerusalem. Patungo sila sa lugar na kung saan ang anak ng tao, ang Nazareno, ay ipagkakanulo, pahihirapan, hahagupitin, ipapako sa krus, mamamatay. Kaya niya, binigyan ng panahon yung mga alagad. Ang sabi dito ay, nang patungo silang Jerusalem, ibinukod niya ang 12 at nagbigay si Jesus ng paalala. Aakyat tayo sa Jerusalem, dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Ibig sabihin sa mga taong nasa authority na hindi mga Israelita. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3rd araw. Nagpapasabi si Jesus ng kanyang paghihirap. Narinig ito ng nanay ni Juan at ni Santiago, mga anak ni Zebedeo, lumapit siya. Bilang nanay, ito yung kanyang hiling. Maari bang sa iyong kaharian, ang aking mga anak ay maupo sa iyong kanan at isa sa kaliwa? Nagpaalala si Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihiling. Mainom ba ninyo ang kopa ng paghihirap ko? Sumagot ang 2, opo. Mainom nga ninyo ang kopa ng aking paghihirap, ngunit ang pagpapasya kung sinong maupo sa aking kanan o sa kaliwa ay nasa pagpapasya ng aking ama. Kumbaga si Jesus nagsasabi ng kanyang paghihirap, pero ito yung 2 o yung nanay kasama, ang iniisip, kaluwalhatian agad. At namarinig ito ng 10 alagad pa, medyo nagtampo sila sa 10. Sa 2, sa magkapatid. Pero alam ni Jesus ang nangyayari sa kanilang mga isipan. Gusto nila ng kaluwalhatian sa kaharian ng langit. Kadakilaan. Kumbaga, nandun yung competition, nandun yung ambisyon. Pero ipinaalala sa kanila ni Jesus na ang paghahari ng Diyos sa kanyang kaharian ay hindi tulad ng kaharian dito sa lupa na nagpapataasan. Ang kaharian na sinasabi ng ating Panginoon, doon masasabi natin, pantay-pantay ang tao. At kung tayo'y papalarin, bibigyan ng biyaya ng Diyos na makasama siya sa kanyang kaharian, sa buhay na walang hanggan, kahit saan po mapwesto, okay na po. Amen? Nakaraang traslasyon, 6 million devotees.
Eh pag napunta lang tayo ng Quiapo, masaya na, biyaya na. Amen? Pag nakarating tayo sa, nung nandun tayo sa Quirino Grandstand, makasama lang tayo doon sa pagdiriwang na yun, sapat na. Kahit siksikan. Pero bakit, kumbaga, ipipilit natin ang ating sarili doon? Kasi gusto natin kasama tayo. Hindi natin alintana kung saan tayo nakapwesto. Hindi nagpapataasan, nandun pa nga yung, kumbaga, pagbibigayan. Pag merong tao na gustong makarating, makahipo sa Poong Nazareno, pagbibigyan. At nagpaalala ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang kadakilaan pala ay paglilingkod, pag-aalay ng buhay. Ang kadakilaan pala, hindi yung kilala ka sa social media, pinupuri ka ng tao, meron kang authority, meron kang position, title, hindi pala yun. Ang kadakilaan pala, ang simpleng paglilingkod, pag-aalay ng buhay para sa kapwa-tao. Di po ba? Sino po ang dakilang magulang? Ang dakilang magulang ay siyang nag-aalay ng kanyang buhay upang mabuhay ang kanyang mga anak. Dakila siya. Dakila sila. Kung meron nga, sabi, yung kwento ng nanay minsan na isusubo na lang, pero nakita niya pa yung kanyang anak na gusto pang kumain, nagugutom pa, ibibigay pa sa kanyang anak. Dakilang magulang. Pero paano kaya kapag ang magulang ay inabando na yung kanyang mga anak? Ano ang sinasabi natin? Walang pusong magulang. Walang pusong magulang. Bakit niya iniwan ang kanyang mga anak? Paano pa yung mga bata? Di po ba ganun? So ano po ang kadakilaan? Pag-aalay ng sarili. Kaya nga po, ang ating Panginoong Hesukristo, ang Nazareno, ang tunay ni deboto, pag tiningnan natin siya, si Jesus at ang kanyang krus magkasama. Hindi po pwedeng paghiwalayin. They are inseparable. Ang Kristiyano at ang krus natin magkasama. Hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi tayo makakakyat sa langit nang walang pasan-pasan na krus. Dahil hindi naman tayo higit sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, opo, huwag tayong matakot kasi ang krus, simbolo ng ating kaligtasan. Simbolo ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Huwag tayong matakot kahit tayo tutulig sa in dahil sa paggawa natin sa ating misyon, magpatuloy tayo tulad ni Jeremias, tulad ng ating Panginoong Hesukristo at ng lahat ng mga santo na nag-alay ng kanilang buhay para gawin ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ako po ay nasa Balabac, alam niyo po kung saan ang Balabac? Sa Palawan. Sa dulo po. O pag hindi niyo alam yon, Balabac, basta Pilipinas pa din ha? Pilipinas. Sa baba ng Palawan. Palawan ito, mahaba. Sa baba. Nandun po ako for more than 5 years bago po ako napunta rito sa St. Jude. Eh kasi po ang aming simbahan doon, merong krus. Yung simbahan sa tuktok. Yung tower, meron. At yung convent, nung pinagawaan ko ng bubong, nilagyan ko rin ng krus para tatlo. Sabi ko sana una sa akin, gawin nating tatlo yung krus kasi para Trinity. Pero isang beses, nandun ako sa isang tindahan, merong isang lalaki na kaibigan ko, medyo nasiraan siya ng bait dahil sa bawal na gamot. Father Alex. Sabi ko, bakit? Tanggalin niyo yung krus na yan, patanggal niyo. Bakit naman? Sabi niya, diyan namatay si Jesus eh, di ba?
Oo. Oh, bakit? Nakakahiya. Patanggal mo. Nakakahiya. Sabi ko naman, eh kung hindi siya namatay sa krus, saan siya mamamatay? Nag-isip siya. Sabi niya, sa bagay. O, kala niya, hindi ko siya papatulan. Nakahanap siya ng katapat. Ang krus at ang Panginoong Hesukristo ay magkasama. Pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. At sana mga kapatid, ang ating krus na dala-dala araw-araw, huwag tayong matakot. Kasi ang ating Panginoon, ang ating sinusundan, nagbigay siya ng pauna sa atin, halimbawa na pwedeng-pwede nating sundan. Na bandang huli, alam natin, kaluwalhatian. Ang tunay na deboto ng Nazareno, magkasama ang pagmamahal sa Panginoong Nazareno at sa kanyang krus. At ang tunay na deboto ng Nazareno, tinatanggap ang krus dahil ito'y ginawa ng Panginoong Kristo na ating Panginoon. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang isinasaisip natin ang salita ni Jesus na ang pinakadakila ay iyong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod. Sa bawat kahilingan, sambitin natin, Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming mapaglingkuran ang isa't isa sa pamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Hiniling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo na muna po ang lahat. Ing handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo sa pagsunod sa utos mo. Nalulugod akong labis, di masukat ang gala ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog
ang tinapayatalak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong espiritu, gawin ng banal ang makulob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-ali ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kung iyong nanaisin akin, aakuin at babalikatin ang krus mong pasanin. Kung iyong iibigin, iputong sa akin korona ng inangkin, pangtubos sa amin. Kung pipili abang alipin sa bahay tahakin, krus na landasin, galakayakin, hapis ay dipin.
pansin kung iyong naisin siyang susundin. Kung iyong hangarin kita'y aaliwin at kakalingain, lumba'y papawiin kung pipiliin abang alipin sa bahay tahakin, krus na landasin, galakay akin, hapis ay di pansin kung iyong naisin siyang susundin. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo, ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Nariyan po sina Father Buddy Saturnino, ang rektor ng Katedral ng Immaculate Conception sa Puerto Princesa, Palawan, at ang kanyang makasama. Welcome, Padre. At maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bidisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo at ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.